Tingnan nyo yung buhangin. Oh, grabe. Wow! Ayan, oh. Akala ko pinakamalapit na sa Boracay na buhangin yung sa Bohol Beach Club. Pero itong island ng Dolphin Island dito sa may Balabac talaga. Grabe, ang ganda niya. Okay, so nandito na kami sa bayan daw to ng ano, Brooks Point, New York. Brooks Point, ano, Palawan. Okay. Stopover kami dito. So again, ang itinerary or ang activity natin today, pupunta tayo ng Balabac, Palawan. Kung saan ang Balabac, Palawan? Ito po ay nasa dulong-dulong parte na ng Palawan. Kung titignan ninyo yung mapa ng Palawan, di ba mahaba yun? Okay, doon sa taas, nandun yung Coron, yung El Nido, ganyan. Itong Balabac, nandun siya sa dulo naman nito. Galing kami Puerto Princesa, from Puerto Princesa to Balabac is 5 hours ang biyahe. So tara, kain muna tayo. Alright guys, biglang umulan. Sana huwag magtagal lang para pagdating natin maya-maya ng Balabac, maganda yung activity na gagawin natin. Siyempre, nakasalalay ang ganda ng dagat sa weather, no? Alright, so sa mga nagbabalak pumunta dito sa Balabac at magtatanong about the transportation kung paano pumunta sa Balabac at makabalik ng Puerto Princesa, ito po yung aming pilot, driver namin, si Kuya Akoy. So, pwede mo siyang kontakin sa number na 0965-623-7199. Ayan po. Okay, nag-stop kami dito sa may part down to ng Bulalakaw, Palawan. So, meron pala dito ang plantation ng pinya. Kaya ito, ayan, yung mga nagtitinda sa labas. So, okay, 100 pesos daw yung isang bundle. Binabalatan nila. Pinyahan sa Bulalakaw. Tikman natin kung gaano ba katamis yung kanilang pinya dito. Sa dito. Ang tamis na nga. Ang tamis. Okay. Ano? Buliluyan Port? Okay guys, so nandito na tayo sa Buliluyan Port. Mag-register lang tayo doon sa kanilang tourism area. And after nun siguro, papasakay na tayo ng boat. Ganda ng weather, no? Oh, ganda ng weather dito. Order Palawan, Southern Boost. Kasi kung makikita nyo, ito yung Balabac. Okay, yung mga sikat na El Nido, Coron, nandun. Hindi lang makita ng mapa, pero nandun pa sila sa North York. So yan yung Balabac. Dito tayo pupunta. Ayan, dito kami ngayon sa Buliluyan Port. From Buliluyan Port dito, going to our main destination, the Balabac Island, is 2 hours. Right, so dyan lang kayo. At mag-registro lang kami saglit. Maya-maya, sakay na tayong bangka. Pupunta na tayo ng Balabac Island. Okay, so nandito na yung ating boat. Fairness, ang ganda ng boat, oh. Lalayag na tayo for 2 hours para makarating sa Balabac. See you! So, ito yung aming, ano, ito yung aming breakfast, see? Ito yung laman ng aming breakfast. Oh. May rice, may tatlong pirasong spam, may hot dog, and may chocolate. Kasama kasi ito sa package. Breakfast, lunch, dinner, breakfast, lunch, dinner. Okay, so tara na, kain na tayo. Diba? May kasama pang kape talaga yung breakfast namin. Na, nailibre na cookie. Galing Malaysia agad. Guys, sa totoo nga, marami ng Malaysian items ang mabibili dito sa bandang ito ng Palawan. Dahil considered day 1 na namin ito for our Balabac tour, start na ito ng aming island hopping activity.
First island to visit, ito ay ang Dolphin Shape Island or ang tinatawag na Patawan Island. Travel time to Patawan Island from Buliloyan Port is 1 hour. Nasa open water na tayo. So medyo yung alon, lumalaki na siya. Kaya yan, yung kaninang mga tuyo kami ngayon, nagsisigbasaan na kami. Alright, so nakarating na tayo sa ating first island destination sa ating Balabac tour, ang Patawan Island. Patawan Island is also called a dolphin island dahil nga, sabi ni Kuya, no, from above, hugis dolphin ito. So, eto na siya. Okay, so bago kami bumaba ng boat, meron ulit another registration for this island. Siguro binomonitor niya yung mga bumibisita nga sa bawat island. Okay, from here, no, makikita mo yung sand talaga na pino. Ang ganda nung sand. Ayun, may ibon pa doon na naglalakad sa sand na white. May boat na. Tapos, as in, yung surroundings nitong island na to, yung dagat is kulay green. Ibig sabihin, white sand yung nasa ilalim niya. Alright, so tayo na, baba na tayo at libutin na natin itong Patawan Island. Mga ilang oras na. Okay, sabi nila, bibigyan nila tayo ng 1 hour to ikot this island. So gawin na natin, tayo na, ikutin na natin. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa mga punong to. Akala mo, pineapple. Akala mo, pinya. Tignan mo. Ayan. Ito, papasok tayo sa kaloob-looban nitong Patawan Island. Ganito siya. Actually, mangrove siya. So, kapag siguro sobrang high tide, ito yung mga klase ng puno. Ayan, o. Grabe. Ang ganda-ganda nitong ano, nitong island na to, tong dolphin island na to. Very virgin. So may mga ganito pa, pwede na lang umupo dito. Ayan oh. Sambay ka lang dito, ganyan. Yung mga kasama ko andun sila. Grabe, ang ganda ng araw. Woo! Ba? Punta lang tayo banda doon. May buhangin, oh. Okay, so ito, nakaikot na tayo. Wala naman na tayong dadaanan dito kung papansin nyo. Hindi na tayo pwedeng dumaan dahil nga tubig na doon. Doon tayo papasok sa may
mangrove area. Ako sa likod ng Patawan Island. 360 nitong island na to, wala kang masabi talaga. Napakaganda. Buhangin niya pare-pareho. Oo. Ano pa tayo dyan? And ayan na yung boat namin. Alright, so eto, naikot na natin yung buong island and it's time to check yung kanilang water, kung gaano ito kalinaw. So, kunin ko lang yung GoPro ko, papalit lang tayo para malublub ko and maipakita sa inyo yung klase ng tubig, yung linaw ng tubig nila dito. Excited na akong ipakita sa inyo. Let's go! Ready na ba? 1, 2, 3! Yun. Okay. Off to our next island. Saan po tayo pupunta? Sebaring. Punta Sebaring. My gosh, ito yung malayo kaya pala. Okay, next island daw na pagdadala na sa amin is the Punta Sebaring. Itong Punta Sebaring ay napakalayo. So, gaano kalayo to? 2 hours. My gosh, 2 hours boat ride. So, wag natin patagalin pa. Let's go to Punta Sebaring. At dahil hindi ako pwedeng mabagot sa biyahe, pumuesto ako sa isang area ng bangka kung saan bawal ang matulog. Dahil kapag nakatulog ka, alam mo nang mangyayari sa'yo. Nakakaisang oras na kami papunta doon sa Punta Sebaring. And etong area na kinalalagyan namin, kung tirik lang yung araw, makikita ninyo yung kabuuan nito. Color green na yung ano, ibig sabihin, yung dagat dito hindi na ganun kalalim, mababaw lang to. And white sand yung nasa ilalim nito. Ganyo. Less than 2 hours lang naman, no? Hindi naman tayo umabot ng 2 oras. Nandito na tayo sa Punta Sebaring. Ito yung napakalawak na white sand. Itong buong, ayan, kung makikita ninyo. Kaya lang, itong tinutungtungan ng bangka namin ngayon, white sand na po ito, no? Pero ngayon kasi is high tide from here sa tinutungtungan ko. Buhangin na puti talaga yung nasa ilalim. Ayan.
Ayan o. Oh. Yung parang island sa kabilang yun. Ano okay, po yun? Karugtong yan. Kay Ramunang yan. Ah, Ramunang. Okay. Okay. Yung may-ari ng San Miguel. So, try natin. Lumulubog daw ang ano eh. Yes. Ang paa natin dito dahil sobrang lambot daw ng buhangin eh. Ayun o kay Kuya. Ayun o. Oh. Habab. Ayun nga, shit. Lumulubog na. Hindi pwede, sirenas. As in, lulumog talaga yung paa mo. Ang lambot ng buhangin. Ayan siya. Sobrang fine. Ang labo lang ng buhay ko. Basa. Grabe. Ayan na, may araw na. Okay, anyway. So, punta tayo para ma-experience natin. Grabe, sa lahat ng beach buhangin na napuntahan ko sa pag-iikot ko sa Pilipinas, eto yung pinakamagandang buhangin. Lumulubog yung paa ko ng mga hanggang ano, malapit na sa tuhod. Grabe, ang ganda. Oh my gosh. Ayan na, lumubog na. Oh shit. Puro sa mababaw. Sorry, it's DJ. You can get some. Hindi ko magawang tumakbo dahil nga nilulubog ako nitong buhangin. Ang daming buko na tumubo na pwede ninyong sanang inyo eh. Ayan, parang ito. Diba kung pwede lang siya? Hindi lang tayo sisirahin, iuwi ko na ito. Yan, lumabas na yung araw. Ito, itong white sand na kinatutungtungan ko ngayon. Ito yung sandbar. Yan o. Tirik yung araw pero umuulan. DJ. Ah! Grabe, ang ganda talaga dito. Ayan, lumabas na yung araw, oh. Ito na, sandbar na siya. Look! Dito kami kumain na sa sandbar. Katatapos lang namin. Grabe! Hanggang sa abot ng makaya ng mata mong tignan. White sand talaga yung nasa ilalim nito. Natatakbo ko kanina. Diba? Tapos bumagsak ako. Ito yung resulta, oh. Ayan, oh. See? Pero okay lang yan. Gusto natin yan, eh. Ginusto natin yan. Ayoko nga lang nang tumakbo dahil talagang lumulubog. Grabe, oh. Low tide na po dito sa Punta Sebaring. Ito na yung sandbar. Ayan. Okay.
na kami dito sa Punta Sebarin. Ilipat kami sa isang island. Mamaya ko na sabihin kung ang pangalan ng island dahil maingay na yung motor ng bangka. Dito na tayo sa Mansalangan Sandbar. Okay, hindi nagpapakita yung sandbar dahil high tide. Tignan natin yung buhangin ito. Ito pa rin. Grabe. Ang sarap sa paanong buhangin niya. Tapos na kami dito sa Mansalangan Sandbar. Maganda siya, no? Gabi, ayun pa nga yung iba, ang daming nagdatingan pa. Oh. So from here, didiretso na kami sa aming campsite. No, doon kami mag-overnight. Doon na rin kami, syempre, magdi-dinner. So, let's go! Okay, nandito na tayo sa bayan ng Balabac. Yun! Atak tayo. Pero hindi yung accommodation natin, hindi dito sa bayan. Andoon sa kabilang island. Ayun. Bale, dinala kami dito. Dinala lang kami dito para irehistro na may mga turistang dumating. Konti lang. As in, siguro, parang ang turista lang dito, ano, apat na bangka lang or tatlong bangka lang yung mga nakita namin, nagsalubong kami dun sa mga island. Ito, oh, merong tour guide ako dito. Pangalan mo? Bait. Nasa lubong niya kami kanina, parang gusto na niya kaming bumaba. GoPro, come play. Play mo naman. Tapos yan, kuya. Itong mga pangalan ang sasabit nyo sa kanila. Na parang may turistang dumating. Pinagbabawalan din yung mga taong maligo dito dahil yun nga, eto yung ano, lugar na kung saan yung mga anong tawag dito, saltwater crocodile, dumadalaw paminsan-minsan. Anong tawag mo sa barangay na to? Walang po kung anong tawag dito. Bilis daw, bilis. Okay, careful ha. Ingat sa ano, buhaya. Na-attain mo ako. Para pag nakainan. Ano yung kulay ng tubig, oh. Tapos napapaligiran kami na mangroves. Ayan. Kabilisan natin. 6:30 na. 30 na. No wonder nga na possible na may mga crocodiles dito. Kasi tignan nyo yung lugar, oh. Ayan, so pag high tide yan. Malamang nandyan sila. Diba dun sa ano, dun sa vlog ni Biyahe ni Drew. Okay, nakakita sila ng crocodile na nandun lumililim sa mga mangrove. Ito yung aming okay, accommodation for tonight. Kasi nga, syempre dito sa, sabi nga, diba, dito sa Balabac, wala pang mga magaganda talagang accommodations, wala pang hotels, wala pang magagandang inns, mga ganitong kubo-kubo. Ayan, dito natulog si Drew Arellano at
Ito po yung tinuluyan ni Drew, no? Parang dun yung kwarto niya sa dulo. Anim dito. Ay, anim dyan. O, dito na kami. Dito. Okay. So, ito yung aming accommodation. Look, diba? Ang ganda-ganda. So, ito, nagdi-dinner na kami. Ayan. Long table kami dito. Si-serve nila. Ang laki, grabe. Ang laki ng kamay ko. Mga crabs. Yan ang sinerve nila. Tapos tinola. Yung mga isda doon na ganito. Chok! Oh, ang laki. Okay. So, tara, kain na. Ito, pwede ba paglagay? Oh my God, sino nyo yung kinain kong crab? Ayan o. See? Grabe. Ganyan kadami. Kasi tinuruan kami dito kung paano magbukas ng crab.